Doon makikita mo, kita mo yung white. Inilibot kami ni Senator Angara sa kanyang farm dito sa Baler. Saan po nang galing ang inyong yaman? So paano po yung mga chismis about you and Loren Legarda, about, you know, you and other, you know? Women. Ah, women! So ito ba'y maaaring sabihin unsolicited advice? Pambalita ko si Pinoy. Hindi nakikinig sa unsolicited advice. Siya ang may akda ng ilan sa mga batas na pabor sa masang Pilipino. Kabilang dito ang Senior Citizens Act, ang Free High School Act, at ang National Health Insurance Act o ang PhilHealth. Ngayong gabi, kamustahin po natin ang isa sa itinuturing na haligi ng Senado ng Pilipinas, si Senator Edgardo Angara, dito sa Powerhouse. Senator, maraming salamat po sa opportunity to visit your house. Thank you so much. Ang bahay na ito ay isa lang sa mga ari-ariang naipundar ni Senator Angara. Mr. President, right now, 53,000 children in mainland China. Tinagurian siyang longest serving senator dahil 24 na taon na siyang naninilbihan sa Senado. Ngunit ang hindi alam ng marami, isa rin siyang abogado. Katunayan, siya ang nagtayo ng isa sa pinakamalaking law firms dito sa Pilipinas, ang ACRA Law Offices. Bakit kayo abogado? Ako mahilig ako, bata pa lang ako, mahilig akong bumasa ng comics, kahit anong makita ko, binabasa ko. At nakikita ko, bakit yung mga leader ng Pilipinas, mga abogado? So sabi ko, gusto ko rin maging leader. And then, noong 1981, napili akong Pangulo ng UP from 1961 to 1981. That's 20 years. I was in law practice. May lawak na 1,600 square meters ang loteng ito na kinatitirikan ang bahay ng mga Angara. Mayroong 5 kwarto, 5 swimming pool, conference room at lanay. So, Senator, ang daming collection ako nakikita sa kwartong ito. This is the reception room, right? Ano ang purpose ng kwartong ito? Sa mga bisita. Bisita, okay. Yes. These are Orlinas. Orlinas ito. Itong collection ni Mrs. ng mga European figurines niya. And our Chinese. Pero yun ang interesting eh. Kitang-kita sa tahanan ng senador ang pagkahilig niya sa sining. Makikita ang iba't ibang art pieces, antique furnishings at paintings. Kasama na ang likha ni Juan Luna at ang isang painting na nagmula pa raw sa Madrid. Madrid. This is classic dahil ito, puminta nito, ay one of the survivors ng Siege of Baler. Sadyang malapit talaga ang puso ng senador sa sining. Isa sa mga batas na naipasa niya ay ang batas upang maitatag ang Pambansang Museo ng Pilipinas, pati na rin ang National Commission for Culture and the Arts. Paano po ba kayo nagsimula sa politika? I was UP President. Opo. Tinawagan ako ni President Cory. Sabi niya, magkakaroon ng election sa Senado. I asked her, Ma'am, give me one night. Give me overnight to think about it. That was the first time? 1987? Yes. I ran for the Senate. Because in 71, I was already chosen as a constitutional delegate. A delegate to the Constitutional Convention. That's correct. Representing Quezon. Opo, opo. So, meron akong experience in electoral exercise. So this is your formal dining room, Senator. Very beautiful, stately talaga naman. Do you entertain much here in the house? Now and then. Now and then. But as you see, maliit ang aming dining table, so limited lang. Ano, sir, ang pinaka-significant dinner that you held here
With whom? One time I had the President Cory, si Vice President Doy, si Secretary Enriles, Minister Enriles yan noon, at si General Fidel Ramos. Nandito sila. General pa siya noon, hindi pa Presidente siya. General. Yes. I noticed na hanggang ceiling, Nara, still no? Nara. Hanggang ceiling. And that's almost... It's almost 40 years old. Sterling silver collection namin. Mm-hmm. Even the cabinets are antiques. Yung paintings, sir. So that's Amor Solo. Amor Solo. And this is an antique, siguro mga 400-year relievo. Ito, yeah. It's the Blessed Mother, right? At dito na po ito binili. Dito na po binili. Collection ng Mrs. Ana. That's a resurrection. Yes, resurrection. I think that's a Juan Luna as well. So this is your family room. Dito kami nanonood ng TV. Okay. And kung kami lang, dito kami kumakain. Yes. So, and all the grandchildren come and join us here. So should this be your favorite place? Should be, oh. That's our eldest daughter, si Anna. She's the one who did the history of art. Youngest daughter ko. School of Economics, sa London School of Economics. So yan, mga bata sila, yan. How are you as a father? I think I'm the type who pampers . I'm the type who pampers. Yan ang sabi ni Mrs. Opo. And sino po ang disciplinarian between you? Si nanay. Ah, siya ang disciplinarian? Ah, kayo ang taga-spoil. Masasabi pa po ba ninyo na yung mga kanaisan ng isang magulang, natamo ninyo dito sa inyong mga anak na ngayon malalaki na lang? In terms of aspiration, gusto namin makatapos silang pag-aaral, pumili sila ng karera na gusto nila at magugustuhan nila, yun, natupad yun. So we're now in the kitchen. Kitchen namin to. Very nice. So, kayo po ba nagluluto, Senator? Do you know how to cook? Hindi nga. Nakabalir kayo dapat . Marunong ako magluto ng kanin, ng bigas. Marunong ako magprito. And this is Sandara loves to cook. Hindi rin . Hindi rin? So, parang busy-busy lang the two of you. Yeah. Oh. Hindi ho kayo kumakain na dito sa bahay? Kumakain? Ah, meron pa rin ganun klaseng routine. Oh, yeah. So, that the family waits for you to come for dinner. But the cook does it for us. The cook does it. It's white and red. Ang ganda ng combination. Yung color red daw makes you more alert. Ito pa isa. No. Wow, this is yours? This is Nessie. This is my brother ni Nessie. Magamat larawan din sila ng isang masayang pamilya, hindi pa rin maiiwasan na mapukol ang senador ng iba't ibang intriga. So, paano po yung mga chismis about you and Loren Legarda, about, you know, you and other, you know? Women. Women! Saan nyo na nang galing, Sarah? Alam mo, Mel, itong bayan natin, this is chismis-full humor. Although I did ask Senator Legarda this when I also had a chance to interview her in her house. Angara. Ang bihira naman, he's a dear colleague, he's a mentor, at siya ang nagpatakbo ng FPJ Loren tandem. I'll take that. Okay. Tama ba yun? You came from a campaign sortie somewhere, tapos, yun na! Nakita lang kami, bumaba kami sa helicopter common. Ba, or wherever. Very common. Tapos iba na yung dumating and all of that. Dugtong na, at iba na. How does Mrs. Angara deal or handle with such... Hindi ka agad-agad naniniwala. Hindi naniniwala. Sa mga ganyan. But was there ever a time na kinailangan ninyo? Hindi, not at all. I-comfort siya or i-assure siya? No, or, not at all. Not at all. Senator, I see an Orlina here. Ganda, a big, no? Big face. Sayang lang. Ano po ito kinumission nyo? Kinumission namin ito. Ah, talaga kinumission ni Orlina to know that, no? Kaibigan ko si Ramon he's a great artist.
Senator, sino pong gumawa nito? Si Julie. Julie Luch. Julie Luch Dalena. Oo, Dalena. When was this done? Maybe 4 years ago. 4 years ago. Bago pa pala, relatively bago pa alam ko. Tubong Baler Aurora si Senator Angara. Ang kanyang ama ay dating alkalde ng bayan at ang kanyang ina naman ang pinakaunang nurse sa naturang bayan. Welcome. Welcome dito sa bahay namin, dito sa Baler. Pinakamagandang bayan sa buong Pilipinas. Tuwing Sabado o Linggo ay dito mo matatagpuan ang senador. Sa paraisong ito, makikitang nag-iikot ang senador sa 40 ektaryang lupain niya. O di kaya naman ay parelax-relax lang sa kanyang private cove. Beach scene dito. Dito scene. Hilig raw talaga ng senador ang tumanggap ng bisita sa kanyang kinalakihang bayan. Thank you for coming. Thank you. Sige. Pinagawa ko sa mga ifugao ng mga bahay. Oh. Yan. Ifugao village ko yan. Kasi sa Mountain Province, inaakit sila ng mga daga o ahas. O yan ang pumipigil. Tingnan mo. Genuine architecture na yan. Dito sinyot yung beach scene doon sa Baler. Si Ann Curtis sa kasi, si Rosales. Doon makikita mo ron, pagpalo doon sa kantong yan. Oh. Doon, kita mo yung white crest na. Oh. Pagdating yan, tumatalon, parang geyser. Saan po nang galing ang inyong yaman? Sa sarili kong kayod, sa sarili kong trabaho. Through my lawyering, through my law practice, diyan nag-umpisa ang puhunan ko sa buhay. Stop reminded me. Your kakabit ang 24 na taon niyang paninilbihan sa Senado, ang daang-daang batas na naisulat niya. At kasama sa mga naipasa, ang Free High School Act na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mataas na paaralan. Ang Senior Citizens Act na nagbibigay diskwento sa pamasahe, gamot at pagkain para sa mga Pilipino na 60 years old pataas. Ang PhilHealth Law na nagbibigay ng health insurance sa bawat Pilipino. Ito ba yung masasabi ninyong pinaka-masterpiece of a law from Senator Angara? Yan ba yun? Natutuwa ako sapagkat no, yung talagang mga advocacy ko, edukasyon, kalusugan, kultura, agrikultura. Yung lahat ng mga leading laws o tinatawag na landmark laws. Landmark laws. Ako ang may akda. You make your ideals law of the land. What higher compliment can you get? Bagamat natalo siya noon ang dating Pangulong Arroyo sa pagka-vice-presidente, umaayon si Senator Angara na maipagamot ang dating Pangulo sa ibang bansa. Taliwas sa opinion ng iba. Itong nangyari kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, what is your take on that issue? Talaga right or wrong, that's the ruling ng highest court of the land. The Supreme Court. Oh, okay. Napayagan sila na may karapatan silang bumiyahe. Lumabas ng bansa. So kailangan sundan mo yan, lalong-lalo na sa posisyon ni Justice Laila De Lima. Siya ay Secretary of Justice. Under our system, Secretary of Justice is the official lawyer of the Republic. Of the country, yes. So, kailangan hindi magbigay ng impression sa iba na yung number one lawyer ng bansa ang mismong hindi sumusunod sa utos ng highest court of the land. Ngayon, in fairness naman to Secretary Laila, palagi ko hindi naman deliberate yung ganun. Sabi nga niya, nung matanggap nila, na-issue na niya yung order to ban boarding. You know? Yung punto na wala daw ikang planong bumalik na sa Pilipinas yung mag-asawa para humarap sa kanilang mga kaso. Kung siya ay walang medical reason, maaaring may grain of truth yung ganun argumento.
But she really needed medical attention, which is not available sa Pilipinas. So, yung rason na baka hindi na siya bumalik, speculative at this moment. So, ito ba'y maaaring sabihin unsolicited advice? Oo. From you? to si, ang balita ko si Pinoy, hindi nakikinig sa unsolicited advice. Malayo sa stress sa Senado, dito sa farm ang takbuhan ni Senator Angara. Inilibot kami sa kanyang farm dito sa Baler, sakay ang kanyang mini 4x4. Nakita namin ang ekta-ektaryang lug, saging at iba't ibang halaman na pananim sa kanyang lupain. Nadaanan rin namin ang helipad ng senador kung saan lumalapag ang helicopter na ginagamit niya sa tuwing uuwi siya rito sa Baler. So, Senator, do you still have the ambition to be a resident of Malacañang? Wala na, Mel. Wala na. Really? I think I've already attained my life's goals. Practically all except that nga. But I'm not disappointed dahil yung mga nagawa ko naman, palagay ko, has greater impact on ordinary people. Pero wala pa ho kayong sinisipat na retirement from your... You know, I may grow to 120, but I'll not stop working. Yung gagawin ko next, something that I like as well. Anong gusto ko? Go to farming. Senator, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thanks. It's so nice to talk to you in a different, you know, different atmosphere, different light, different, very light, very casual, very Thank friendly, you. Very nice. And I really appreciate it. Maraming salamat po. Salamat, ma'am. Hawak ni Senador Edgardo Angara ang record bilang pinakamatagal sa serbisyo bilang senador ng ating bansa. At kahit pwede na nga magretiro, tila malayo pa ito sa isip niya. Ika nga, may ibubuga pa raw siya. Hanggang sa susunod na Lunes, ako po si Mel Tiangco. Samahan niyo akong silipin ang mga bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.